Hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. Into this video guys, i-share ko sa inyo yung 6 as farming for 2024, no? Pero hindi ito totally na magtatagal ng 2024 and meron every month na possible na maging revision. So, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and then click nyo yung bell icon para lagi kayong notify. Para yung iba din na hindi pa nakaklik ng bell icon is i-click nyo yan para kapag ka merong bagong upload, automatic mano-notify kayo. Sana all. So, second is will be the page, no guys? Follow kayo and then share nyo yung mga contents na ginagawa natin. Kasi kung ano yung upload ko sa YouTube, yun din yung upload ko sa Facebook. And para mas marami yung makakuha ng idea, no? And join din kayo sa mga live stream for from both platforms, YouTube and Facebook. And third is yung membership natin dito sa YouTube. You can click the join button dyan sa tabi ng aking logo, no? Nung pinaka-profile ko. So, meron lang siyang additionals pero malaking tulong yan kasi advance kayong makakakuha ng info doon sa mga upcoming updates natin and possible na uploads. So, yon. So, let's start, no? Disclaimer muna before tayo mag-start. All the information provided dito ay sinubukan ko lang. So, pwede niyong subukan din and I think makatulong sa inyo. Pero kung hindi man kumagat sa inyo yung ibang tinuro ko dito, walang samaan ng loob. Huwag kayo iyak! So, baka mamaya magwala kayo kasi sinabi, eh, ito si bla 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 bla. So, yun na yung pinaka worst case, no? Pero kaya tayo may disclaimer. So, tapusin niyo yung video dahil yung 4, 5, 6 natin na isi-share ko sa inyo is yun yung mga hardest. Pero malaki ang income. So, let's jump with the number 1, no? So, number 1 sa ating list, hindi pa rin nawawala. Upgrade course, guys. Upgrade core and force core. So, mga ganito, guys. Hindi yan nawawala. From 0-0 or yung back to beginner na ano na farming is ito pa rin. Bato pa rin. Kumbaga, bato pa rin kayo kikita. So, punta tayo sa Bloody Ice. Let's jump with the Bloody Ice. As of now, check lang natin yung current value nung mga bato na yan. So, we have upgrade core low, upgrade core medium, high, and then highest. And then the ultimate, which is mahal na talaga. Pero dito lang tayo sa mga pangmahina muna. Dahil hindi pa naman tayo halimaw dyan, no? So, dito maka-100 katulad na nakikita nyo ngayon sa screen ko, is meron kayong 16M. So, malinis yan. And mostly ang pagbibend ko is dalawang klase. So, I can start with this upgrade core set low, mga ganyan. Or with the separate upgrade cores. So, pwede nyo gawin iyan. Pero, depende sa preference nyo at diskarte nyo dito sa AH. Next will be the force core. So, sa force core, ang inipon ko lang is medium at saka ang high. Dahil nilalaro-laro yan ng mga bagong bend. So, paano nyo malalaman? Let's go with the IELTS registration order. And boom, makikita nyo dyan kung sino yung mga hinayupak na babagsak ng presyo. So, tulad nito, 45K. Pero buti sinalpakan ng 80. Kasi ang possible na susunod dyan is 80 din. And ibibend yan dito sa low natin ng 80. So, matatabunan. And before nyo i-bend, huwag kayong sunod ng sunod dun sa bending option tulad nito. So, for example, magbibend ka. Yan, magbibend ka. Huwag nyo sundan yung minimum price. Kasi minimum price din ang bend dyan. Dyan yan. Kaya talo kayo dyan kapag ka nagkamali kayo. So, yon. So, dito, connected ang ating 1, 2, 3 guys. Ha? Lahat ng didiscuss ko dito na IELTS farming connected sa isa't isa. So, dito, upgrade core and then force core, hindi yan nawawala. So, mag-share lang tayo. So, makikita nyo sa screen is yung cabal core grind natin. So, dito, naka-divide, no? Meron tayong expense on entry, number of gain cores sa kada pasok nyo sa dungeon, and then the average runtime. So, yung average runtime, yung anong oras nyo natapos, so, isusulat nyo lang yon or check nyo lang kung ano yung average nyo to be exact. Para alam nyo na kunyari, na 50 runs kayo, alam mo kung anong oras ka matatapos. So, malaking tulong yon yung oras na yan. So, next will be the DP. So, DP is one of the highest pa rin, no? Mataas pa rin ang bigay nito. So, paano yung DP, guys?
So, paano yung DP load? DP, makukuha mo yan every dungeon na papasukin mo. So, every dungeon may corresponding na DP or the dungeon points. So, dito, may requirement lang. Ang tanong dito, Lods, ano dapat namin kunin dyan para magka-ALS? So, bukod sa nakapag-farm ka ng upgrade cores, mga force core, and mga rare items, and kung swerte yan, mga bike, mga ganun, meron ka pang magigain at the end of the dungeon ng DP or yung tinatawag natin dungeon points. In dungeon points, pupunta ka dito kay Petitia, i-click mo siya, and then ano dapat yung kunin natin? So, ang kukunin talaga dapat natin is yung, sana yun? Wait lang ha. Ito. Cube of Enchant Premium. So, bakit yan? Kasi ang laman po niyan ay Core Superior, Enhancer, at saka Enchant Safeguard. Any of the three will cost you around 2.7M pataas. So, ibig sabihin, yung value niyan is mataas. Kumbaga, nakakuha ka na ng core doon sa dungeon na pinasok mo, nakakuha ka ng DP, yung DP in exchange mo sa Cube of Enchant Premium, so nakakuha ka ng ganyan. So, second option mo for DP is ipapalit mo siya sa cube or option scroll cube highest or the high. So, dito, tsambahan. For example, nakakuha ka, binuksan mo, nabuksan mo, SSA yung laman na high na scroll, eh, good thing for you. Dahil mataas pa rin yung ALS value niyan. Pero, hindi ko lang sure kung account bind yan. Kasi, pag account bind yan, pwede mo naman magamit, no? Pero, alam ko is hindi siya account binded. So, ganyan lang siya. Typical na pambenta na scroll. So, malaking tulong din yan dahil yung mga scroll, meron yung equivalent. Every time na makakareer ka or every time na magbubukas ka ng option scroll cube, makakuha ka ng specific scroll na kailangan mo rin ibenta. So, dito siya. So, let's go with the bloody eyes para makita nyo. Ayan. So, dito, meron tayong binenda. So, ayan. Yan yung laman kanina ng DP ko, no? 120 DP, ito yung laman. 2.2. Nakuha ko to sa pag-iipon ko ng DP points and then in-exchange ko kay Dipetisha and then ito yung laman. Sa scroll, makakuha ka ng ganyang scroll, may 333M ka na. So, ay, 333K. So, malaking tulong na rin yan. Additional na rin yan. Halos katumbas na ng isang core. And bukod pa yung mga nakuha mong core dun sa loob. So, ibig sabihin, farm ka ng farm and then may additional pa yung farm mo kapag minaximize ni talaga. Para connected pa rin yung 1 at saka yung 2, which is the DP. So, number 3 is the Miraculous Set. So, paano yung Miraculous Lods? Go to Accessories. Ang kailangan nyo lang dito is the 7 coins. Earring of 7, ayan. Tapos, level 3. Ayan. So, kung kaya ng budget, dalawang ganyan. Same with the bracelet, 7 coins. Plus 3. Dalawa din na ganyan. So, 1M, 1M. So, medyo malaki pero habang buhay nyo na itong gagamitin. So, long term ang goal natin dito. So, ngayon, pag nagamit nyo yan, pasok kayo ng dungeon, pasok kayo ng pasok ng dungeon. Lods, paano kung gusto namin AFK farm lang sa maps? So, sa map, you can go straight sa Fort Rowena. Farmin mo dito yung may mga dalang latigong Mexard. Yan. Diba, naka-AFK sila. So, nagpa-farm yan. Sa mga nagda-drop dyan, map part, RS, EODB1F, mga Shadow Titanium, at mga crop material. So, yung crop, pwede nyo maipon yun, mga kada basag nyo ng item na walang silbi. Akala nyo walang silbi, pero meron yun. So, so upgrade core piece, force core piece, so mga may mga silbi yan, and maraming kayang gawin yan. Mukha lang wala. So, ito yung itsura nun. Wala ba ako dito? Ito to, yan yung itsura nun. So, ang daming craftable item na kayang gawin yan. Akala nyo, ganyan lang siya. Pero malaki ang bigay nyan. So, dyan na guys, no? So, second will be the undead. Sa undead, Lods, paano dyan? Sa spot? Sa spot dyan, sa undead, you can go straight dito sa mga bloody lyhorn. Dito sa may taas, no? Kung walang hinayopak dyan na tumatambay. Ayan, pero imposible. Pero, or you can go straight dito sa bandang baba, sa mga zombie fighter, death knight, at saka death soldier. So, dito yon. Dito ang way niyan. So, yan. Tinuro ko na sa inyo, ha. Para wala na masyado magtatanong na naman na wala silang ALS. So, isa to sa mga steps, no? So, medyo malayo. Pero dito, pwede na kayo mag-farm. Kung mapansin nyo, watak-watak sila mag-farm.
So every ano niyan may da, ano yan, as drop amount na dinadrop yan and swertihan yan. And the good thing here dito sa farming na to sa mapa ay pwede mong tulugan. So yun isa yun sa mga best part. So ano yung drop? Yung mga drop naman dito same pa rin. Kung ano yung naging drop sa Rowena, ganun din. Map part RS EODB 1A 4 score. Tapos Shadow Titanium na 2 slot, mga ganun, Great Sword. So iba-iba, dito ako nagpa-farm. AFK yan, tulog ako. Tapos dyan na ako, pag gising ko kinabukasan, dami ko ng entry. Sana all entry. Hindi ko na kailangan maglabas pa ng ALS. So entry na yun, papasukin ko yun. Kikita ko ng DP, kikita ko ng course. Bibenta ko, palit ng DP, Cube of Enchant. Then that's it. Dugtong-dugtong silang tatlo. So kapag hindi mo siya ginawa daily, meron kang mako-compromise dun sa tatlo. So isa 'yon sa mga hindi niyo napapansin, pero malaking impact 'yon sa daily routine ng character niyo. And i-discuss ko 'yon para at least ma-check niyo kung ano 'yung mga hindi niyo pang ginagawa. And pwedeng-pwede niyo subukan. So let's go with the hardest part, which is the number 4. So sa number 4, isa 'to sa mga ginagawa din ng mga high level, which is the hole, yeah. Normal na sa inyo to, parang loads, parang basic naman yung sinasabi mo. So, hole, yeah, guys, is 3 runs per day. So, sa 3 runs per day nyo, madaling-madali na yan. And walang ka latoy-latoy yan. So, pwedeng-pwede nyong pasukin. Pero, sinasuggest ko dito, dapat meron kayong set. Or, kayang tumagal ng set nyo doon sa loob ng dungeon. Dahil masakit ang mobs dyan. And kailangan yung target din dito is yung DP at saka yung bata. So papatayin niyo yung bata para pagdating do sa dulo makakuha kayo ng tinatawag nating gift box of Hicks, which is yung laman is potion of luck. So kung malas ang kamay mo pag bukas mo 1M, huwag ka nang magtaka. Huwag kayo iyak. So pag bukas ko diyan 100M, so ang chance kasi dito sa ganitong item is 50-50. So 50% na makakuha ka ng ano, ng dungeon ano natin, yung points, no, yung potion of luck natin na 100M or 50M or 5M. So hindi natin masasabi kung magkano makukuha nyo dyan, pero I guaranteed na meron at meron kayong makukuha dyan. Talo man or panalo, kung pagdasal nyo ng panalo kayo para hindi kayo lugi. So may DP pa yung bigay. So iba, yun, ganun na naman, dugtong na naman sa number 3 natin, which is the DP. Dugtong-dugtong sila. So next, itong dalawang last na babanggitin ko is kailangan nyo pag-aralan maigi. And kailangan meron kayong sufficient amount of damage output dito at saka resistance sa dungeon. Dahil kailangan nyo matibay yung character nyo dito. So number 5 on our list will be the FT2 or the Forbidden Temple 2. Forgotten pala, forbidden. Sa ano pala yun? Ay, Forgotten Temple, guys. Forgotten Temple. So, 2. So, let's go with the mission dungeons and then hanapin nyo Forgotten Temple 2. So, ito po yung kulay nyan. So, Lods, hindi kami makakabili nyan. Ay, ang dali ng problema mo, brother. So, you can go straight kay Connor. Every day, nagbibigay yan ng FT2. Libre pa, walang bayad. And kapag nakadampot ka ng item dyan, swerte ka. So, yun yung isa sa mga technique para walang gastos. Pero kung gusto mo mag 50 runs, pwede naman. Ganyan ginagawa ko, babad time talaga. And kailangan may damage ka dyan. So, ano ba yung gagawin mo dyan? So, basically, yung gagawin mo dyan is merong lunar event na nirelease si Play Park. So, isang event yun na hindi na naman inaral ng iba. So, anong silbi ng event na yon? So, punta tayo kay Event Yule, at least discuss ko ng bahagya para wala na ulit magtatanong sa live stream. So, go to the Lunar Mobs. Lunar Mobs yung, ayan, FT2, mga ganyan. So, let's go with the Lunar Exchange. Ano ba yung pwede mong ipalit kapag meron ka ng Lunar or pasok ka doon sa Lunar Event na items? So, you can go straight sa Dragon Egg. Now, ang tanong dito, Lods, paano kami makakuha ng Dragon Egg? So, FT2, guys, ang isa sa mga source. So, ano yun? Kailangan nyo mag-ipon ng Dragon Fire, Dragon Moon, at Dragon Claw para makakuha kayo ng Dragon Egg. Ngayon, i-exchange nyo yung Dragon Egg para makakuha kayo ng mga ganitong item. Black Dragon Helmet, Night Dragon,
Tapos yung Black Dragon costume. So, may equivalent na Dragon Egg yan. Supposedly, dapat 2 or 2 perasong Dragon Egg before nyo ma-exchange itong 3. So, dito napapasok yung pag-iisip nyo, kung tama ang pag-iisip nyo. Kasi dito, Dragon Fire, Dragon Moon, Dragon Claw, iba-iba ng presyo yan sa AH. Gano'ng kamahal yan? Let's check or let's find out. Sa AH, guys, search nyo lang dyan is Dragon Fire. So, umpisa natin yung Dragon Fire. Isa to sa mga pinakamahal. So, wala. So, pag hindi ma-search, dito kayo pumunta sa event items. Then, click nyo to as registration na, wag yung low. As registration. So, here's the total price for the Dragon Fire na 1 piraso. So, 14M. So, kung mathematically nyo ko computein, diba sabi doon, bago ka makakuha ng Dragon Egg, kailangan mo ng 100 pieces ng Dragon Fire. So, i-times 10 mo na lang ito or times 100 mo na lang yan. So, 140M kapag damakmak na ganyan na naipon mo. Next will be the Dragon Claw. Kung 1 piraso is 300 or sige, palagay natin is 200 na lang. So, sa 5 piraso, may 1M ka na. So, ganun kasimple. So, sobrang kitang-kita nyo na yung difference kagad, guys. So, dito, kung makakuha kayo ng 10, 2M. Easy money. Easy money. Easy. So, tulad na nasabi ko, itong 5 connected na naman to sa DP. Yung 5 connected na naman sa 1, which is the upgrade core. Kasi pagpasok mo ng FT2, hindi naman agad boss papatayin mo dyan. So, may mga dungeon pa yan. May mga mobs dyan na magdadrop ng mga special items and then yung mga box. And makukuha nyo tong Dragon Claw sa dulo. So, sa bandang kay Let Tyrant yata yun. So, FT2 eh. So, yan. Yan yung equivalent nya. So, kung kukumputin mo yung Dragon Egg versus sa pira-pira sa mong ibebenta ito, panalo ka. So, nasa inyo na lang kung gusto nyo talagang kunin yung Dragon Costume at saka itong mga Dragon Knight Dragon balaki sa buhay nyo. Pero ako, dito ako mag-stick. Imagine mo, makasampu ako. 166,000 ay 166M. So, easy money. Yun nga lang, FT2 yan, guys. FT2. So, kailangan may ayuda or may ano kayo kung free to play ka. Ayuda or mga earrings or umabot man yung AP mo ng 10,000. Try mo kung kakayanin mo hanggang dulo. So, let's go back with the number 6 na, no? So, for the number 6, isa sa mga hindi rin alam nung nakararami. So, let's go with the Peddler. Hey, Peddler, may mapapansin kayong Awakened DX Dungeon dyan. So, eto yun. So, dito sa Awakened Dungeon, pag pumasok kayo, syempre, Word Awakened. So, mga halimawan laman dyan. Makukunat, matatasan level, masakit. So, kung wala kang item, hindi mo masusustain yung damage dito. So, yun yung sinasabi ko, yung 2 or 3 sasambihin kung dungeons is masakit. Ibig sabihin, hindi kakayanin ng item mong pucho-pucho. So, dito, ano ba makukuha namin dyan, Lods? Ito lang naman makukuha mo dyan, Idol. So, let's go with the AH ulit. Tropahin nyo itong auction hall dahil ang daming bigay niyan. So, search nyo dyan, Ice Stone. So, kapag na-search nyo na yung Ice Stone, here's the value ng Ice Stone. So, sa 1 piraso, 2.6M. So, here's the catch. Saan po ba ginagamit, Lods, ang Ice Stone? So, ginagamit yan, guys, para makapurchase kayo ng Element Crystal. So, ano yung itsura ng Element Crystal, Lods? So, ito yung itsura niyan. Ayan. Pang! Ayan yung laman niyan. Element Crystal. So, ano yung, created with the power of fire, ice, wind, blah, blah, blah. So, kapag meron ka ng Element Crystal or Elemental Crystal, yan po ay ginagamit for Epic Booster. So, kung mag-Epic Booster ka man, kailangan mo yan. So, balik tayo sa Ice Stone. So, dito pa lang kumita ka na. So, yun ang silbi ng DX Awakened. Kailangan mong patayin yung final boss, yung pinakadulong boss, yung pinakamaunat doon na boss. Kailangan mong patayin yon, and kapag napatay mo yon, meron siyang corresponding na stone na idadrop. It's either fire, it's either wind, it's either earth, or it's either ice. So, alin dyan sa 4, automatic kikita ka. So, let's go.
Firestone, kikita ka. Ayan, tulad na sinasabi ko. So, bukod sa may DP ka na, bukod sa mga may box ka pa, tapos mag-exchange ka ng DP, nakagain ka pa ng Firestone. And may kasama pang mga bato-bato. So, ito yung isa sa mga hindi rin sinasabi ng mga nag-DDX Awakened. So, at least may idea na kayo. So, na itong mga stones na to ay nakukuha sa DX Dungeon. So, dun lang din kay Peddler. So, magkano ba yung DX Lords? For example, 3.5M. Pag pumasok ka dyan, makakuha ka ng isang Ice Stone, bawi ka na agad. And may DP ka pa. Tapos meron ka pang mga bato-bato. So, kung makakuha pa ng swerte ang kamay mo, makakuha ka dyan ng kakaibang item, good for you. Bawi ang 3.5M mo. So, anong ginagawa kong diskarte dito? Iniipon ko po yan. So, apat sila, di ba, na DX Dungeon. So, apat na magkakaibang klase ng stone yan. Kung gusto mo ng Ice Stone, pasok ka sa Frozen Clue na Awakened or yung Catacomb Frost na Awakened. Or kung gusto mo naman ng Earth, pasok ka sa Explorer's Journal na Awakened, which is the Panic Cave. Or kung gusto mo ng Fire, Lava Stone. Or pasok ka sa Defected Drain, yung may Steamer Crazy. So, meron ka na rin Wind. So, madalas dyan, ang pinapasok ko lang is the Fire at saka Ice. Ito kasi mahirap to pag hindi mo nasubaybayan yung Panic Cave. Kakainin ka dyan ng bulate. So, yun lang. And, yun yung anim, no, na na-share ko. Roll Call Colette. So, Upgrade Core, FCH, DP, Miraculous Set, Holya, FT2, at saka mga stones. So, yung FT2, hindi ko alam kung kailan maglalast ang Lunar Event. Kasi yung event na yan, ano lang yan, in-announce the Play Park. After nung tour na. So, tournament. So, ganun. And, sabay yan sa ano, pagsiselebrate ng ating ng Chinese New Year. So, yung lunar event na yan. So, hindi yan magtatagal. So, yung 5 na nabanggit ko, so, still working sila. And, magkakakonekta sila kung mapapansin ninyo. Kaya, wala na kayong rason kung nahirapan kayo at ni-updated yung mga utak niya pagdating sa ALS. Sinabi ko na kagad dito para at least, kasi hindi sinishare ng mga halimaw, so, this time, i-share natin para makalampag kayo ng bahagya na meron pa talagang napaparm dito sa Cabal Mobile PH. Andromeda man yan or Perseus. So, yun lang and I hope na may natutunan kayo and tinapos nyo tong video. Kasi kung hindi mo tinapos do at sa middle part ka lang, ay hindi mo makukuha tong tatlong huling binanggit ko. So, yun lang and kung nandito ka pa rin sa pinakadulo, baka naman mag-subscribe ka tsaka mag-follow ka dito sa ating Facebook page and YouTube channel. So, yun lang and then see you on the next video guys. Bye-bye.